sa pop band. Kasama po natin ngayon si Adj, Josh, Jolo, Owen at Ben ng Muni Muni. At kinatangan nila ang kanilang latest single na Dito Muna. Dito Muna tayo. Dito Muna tayo. Dito Muna tayo. Kwento-kwento about the song, Dito Muna. Sino ba ang kinakausap niyo? So yung song po, nasulat siya dahil meron isang moment sa buhay ko na wala namang special na nangyari or grand, pero masaya lang ako nakasama ko yung person na yun. So, kaya ako nasulat na pwede mong dito muna tayo. Parang so, saan lugar? Kasi dito. Saan yan? Gusto niya, kaya lang doon na yun eh. Kaya, pati direction pakibigay. So, in short, Josh, parang gusto nyo, in the moment, dito muna tayo. Yes, at the moment, at the moment. Pero ito daw, hindi talaga ikaw daw ang lead vocals ng Muni Muni. Yes. First time mo ito. Yes. Ito yung second na song na ako yung kumanta, pero ito yung first time na ako yung nag-gitara sa song. Kasi ako yung drummer talaga. Oh! Si Adj yung nasa pwesto na to. Wow! Parang si Dave Grohl. Parang si Dave Grohl ng Nirvana, oh, di ba? Naging pero lead vocalist siya ng Foo Fighters. Ang nagpapaiba ng tunog ng Muni Muni, itong si Owen talaga eh. Yes. Yung kanyang flute. Yes, oh, po. Hi! Hi, Owen! Parang balumanin niya. Ito, ano kami tungkol sa Makata Pop? Pag sinabing Makata Pop, ano ba yung yun? Basta may tunog flute o may iba pa kayong elements na dinadagdag? Actually, yung Makata Pop po na term ay na-coin ng isang former member namin. Nawala ata ang mic. Yan. Nagbabalik. So, na-coin yung Makata Pop na term ng isang former member namin. Tapos, wala lang. Trip lang namin, sinabi namin sa audience namin, Makata Pop kami. Tapos, nag-stick na lang siya. So, meron bang ano, tunog Pinoy? Pag naririnig mo yung flute, meron bang ganon? I think wala po. Kasi pero in itself ay hindi siya Filipino. Hindi kasi para pag narinig ko, na-imagine ko yung sarili ko na nasa bundok, di ba? Ganun yung pakiramdam niya eh. Pero kakaiba kasi yung mga banda ngayong Gretsch, no? Yung madami sa mga OPM bands, talagang nagpapasok ng mga instrumento na hindi natin kadalasang naririnig dati. Ngayon nagpapasok ng violin, nagpapasok ng cello, nagpapasok ng flute. Ben and Ben, di ba? So bakit? Sa inyo flute ba o nagpapasok din kayo ng iba pang instrumento? Well, I think hindi po talaga siya planado. Parang hindi naman talaga pinasabi, pasok natin. It's just that magkakaibigan mo kami, tapos ito po yung tinutugtog ko. Tapos, jamming. Opo, kasi doon talaga kami nag-start. Okay. As friends. Wait, pasample naman ng flute dyan. Parang maitindihan namin yung sinasabi mo. Tama. Sige nga. Binitin tayo. Na-imagine ko yung mga nagkukwento, yung sa mga cartoon ng Pinoy, yung parang may alamat. Ayun! Ito yung background music. Ano ba yung masasabi ninyong inspirasyon nyo bilang banda na gusto nyong, kumbaga, maitatak sa OPM industry? Yan na. Baka gusto magsalita niyo. Sige natin. Teka. Sige, Diyos. Magmuni-muni muna kayo, ha? Inspiration na usapan. Isa sa mga gusto na rin gawin na sa band ay talagang makapagbigay ng hope sa mga tao. In a way, gusto namin makiramay sa mga kailangan ng nakikiramay. At the same time, gusto namin mabigyan sila ng ma-inspire sila to continue living, continue hoping for the future. So yun yung nilalaman ng marami sa mga kanta rin. Inspiration. Motivation. It always adds eh. Siyempre, kasama na rin yan sa identity ninyo eh. Kung paano kayo nakikilala, nanggagaling din yung kung ano yung mensahe na dinadala nyo. Gusto ko yung dito muna kasi parang yung tawag nilang mindfulness or being in the present. Ang gandang message nun eh. Kuminsan kasi pagka iniintindi mo masyado yung mga nakaraan o yung mga haharapin mo, nakakalimutan mo na ma-appreciate kung ano yung nandun, di ba? So thank you, happy naalala mo sa amin. Galing. Ako, ito sabi na meron daw kayong gig papuntang Taiwan pero may konting challenges. Ano ba yan? Yes po. So, nag-apply kami sa isang music festival, international music festival sa Taiwan. Ang tawag mo sa kanya, Luckfest 2023. So, nag-apply kami, tapos pumasa kami on nung September lang kami sinabihan. Sabi October, August yung results, pero September kami
sinabihan na pasado kami. So, yung challenges ay medyo financial kasi as an indie band, hindi masyadong like, wala kami masyadong support financially. So, lalaban sana tayo. So, sasabak naman, sana sa PES. Matutuloy pa ba? Yes po, tuloy na actually. Nakapag-book na po kami ng flight. So, maraming salamat sa mga sumuporta. At pwede niyo pa rin po kami patuloy na isuporta sa aming page, sa aming website. Paano nila kayo tutulungan? So, meron po kaming website. Ang website po ay munimuni.helixpay.ph. So, pwede po kayo mag-donate doon any amount. Yes. May isa pa ako naiisip doon sa dito muna. Dito muna tayo sa ating sariling musika. Oo naman. Bago tayo tumingin sa musika ng ibang bansa, dito muna, di ba? Nice. Pagmalaki natin yung atin. No? Tulungan po natin ang Muni-Muni. Supportahan po natin sila at patuloy nyo nga itaguyod ang tunog Pinoy. Maraming salamat. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.